Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan of The Chicken Doctors. At syempre nandito po tayo ngayon sa ating munting paraiso, ang Triple Dragon Farm, kung saan kami po ay nagbe-breed ng mga mangilan-ilang mga panlaban. So, may katatungan daw kung bakit na yung mga inahin ay dapat ay itinatali, no, pagka hindi gagamitin. Ito po yung mga ilan sa sarili ko pong kadahilanan, no, at saka sa base po sa aking experience, no, mula dati nung mag-umpisa ko hanggang sa nagkaroon na nga tayo ng sariling manukan. Ang paniniwala ko po kasi diyan, no, base rin po 'yan sa ano, sa science, ano. Syempre ang ating mga manok kailangan ng mga organic matter at saka yung mga natural na minerals na makikita doon sa kanyang natural environment. Katulad po ng mga native na manok natin, kung saan 'di ba nakagala lang sila, no? Mas matibay sila, mas magandang mangitlog. Ganon din po yung ating mga alagang sabungin. Kasi hindi lang naman dapat yung na pagtuunan ng pansin natin ay yung mga tinali, kundi dapat kasama din yung mga pullets. So ito po yung mga ilan sa aming mga pullets na itinali. Ayan po. So talagang tinatali namin yung iba kasi una, nagkakaroon sila, bukod sa nakakakain sila ng mga organic matter katulad ng mga damo, no? Yung mga minerals, no? Na mga micro minerals doon sa lupa, nababawas-bawasan yung ano, yung fats po nila na nai-store sa katawan. Hindi rin kasi magandang masyadong mataba ang inahin natin kahit bata, no? Sa ito pong mga iba rito, yan ay nagkaroon po ng actually yung iba dyan sinapola na eh, kasi nga nakakulong sila. So ang nangyayari, walang masyadong exercise, hindi sila masyado nakakagalaw pagka sa cages o kaya pag ang confinement po ng ating mga manok ay masyadong maliliit. Minsan ginagawa ko, kung nasa backyard po, nire-replenish ko actually yung mga lupa doon sa loob ng ano, ng aking mga kulungan. Dati rin po kasi nasa ano rin lang naman po tayo, backyard raising. So kukuunti lang yung nailalagay nating manok, medyo limited ang ating espasyo. Kaya ang nangyayari na masyadong na abuse yung kulungan. So yung mga masusustansyang organic material hindi na ho natin na ibibigay. Kaya ang ginagawa ko, pinapalitan ko po ng laman, tapos minsan naglalagay ako ng konting damo o kaya lilinisin ko, papalitan ko yung loob. Yung loob, yung laman ng mga cages, yung mga loob ng mga confined area ko, halimbawa kung flying pen yan na ang babae lupa, palitan nyo yung laman nun paminsan-minsan, no? Kaya i-replenish nyo ng mga fresh na organic matter, no? Pag organic matter, lupa lang naman yon, wag na yung buhangin. Mas maganda talaga soil, fresh soil na hindi naman yung mga pinagtapunan ng basura o ano na kung ano paman, no? Kailangan yung para nito. Ayan po, ito po yung mga ilan sa mga ating mga pullets na gagamitin, kaya tinali po natin yan. Ito mga spent hens na po yan, mga nagamit na mga inahin. Yan. So halos wala na pong laman, karamihan po rito talagang mga inahin na lang nagagamitin natin. Pipilian pa po yan. So ayun, sana po meron po tayong na-contribute sa inyo kung bakit ang ating mga pullets eh mas magandang nakatali pagka hindi ginagamit, no? Tsaka napansin ko gumaganda sila eh.
kumaga na sumasariwa yung mga balahibo. Pag sa cages, di ba, hindi mo makita yung tunay na ganda eh. Yung tindig, hindi nakikita eh. May maganda pa rin yung, alam nyo yung, pag nakikita natin, maganda sa paningin natin, mas masaya tayong kumikilos. So muli, ito po si Dr. Eugene Tan. Yan, nabahing pa. Ang aga kasi. Ang aga, puro vlogging ang ginagamit, ginagawa. So, I hope meron po kayo natutunan kahit konti na may napulot kayo. No? So, talo nyo yung mga inahin. Okay lang po yon. Mas nakakabuti po sa kanila yun pag hindi nyo ginagamit. Okay, ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors at ng Triple Dragon Farm. Salamat po and God bless.